paulan na umaga. May bagyo kasi ngayon eh. Balik-balik tayo sa loob. Bali ngayon mga tol, may pag-uusapan tayong talagang interesting pag-usapan ngayon mga tol. At meron kasi nag-comment sa akin. So ngayon, kung gusto nyo malaman tong ano to, stay tuned lang ngayon mga tol. Ha? Pag-uusapan natin ngayon na pagkatapos ng ating intro. So what's up mga tol? Ano? At Baji TV again mga tol. Meron sa akin nag-comment sa huling ano ko, sa huling upload ko ng video mga tol. At ito nga si ano, si Samuel Giginto. Shoutout sa iyo tol. Isang napakagandang tanong ano mo, sinuggest mo sa akin. Ito sabi niya rito. Sir, I have a question para sa vlog mo na sana maisama mo ito. Sa mga nagtatanong kung paano yung proseso ng medical. Magkano po ba magagastos? Kung anong klaseng medical ang gagawin? Ano yung mga findings sa medical kung sakaling may problema sa health? Kailangan pa ba na mag-take ng gamot at pabalik sa clinic para ma-fit ito sa pag-a-apply papuntang Japan? Kung okay lang ba yung may pimples? Ha ha ha, sabi niya. So yun, naano ako dito, parang tawag dito. Natawa ako eh, dahil sabi niya, kung okay lang daw ba yung may pimples? So okay lang naman, syempre. Ako nga, may kulugu pa ako nagpunta ng Japan. Kaya, shoutout sa'yo, Samuel Giginto. Maganda tong tanong mo ha. Ganito kasi yan, tol. Sa amin kasi, nung nag-apply pa lang ako doon, meron nang tinatawag dyan na, ano, na preliminary medical para sa mga aplikante, mga tol. Bago ka, ano dyan, pag nag-apply ka ng walk-in, di ba, walk-in ka, ano, pagkatapos mo mag-interview dyan, tapos may mga ipipilapan ka dyan. Sa amin kasi, ha, experience ko, in-interview kami noon na, ano, na may preliminary interview kami. After namin ma-interview noon, okay naman, tapos pinag-ano na agad yun, pinagpa-medical ka agad kami noon, mga tol. So alam niyo ba mga ano lang sa mga sa medical, simple lang mga tol, normal lang naman, halimbawa preliminary medical, i-refer ka nila sa mga legit na ano na medical center, ang agency na yan. Kung saan nila sasabihin, kung saan nila ni-refer, doon ka pupunta sa address na yun. So yun, in-medical sa amin noon, simple lang mga tol, ano lang. Natatandaan ko kasi noon, pero hindi ko sigurado kung ganun pa rin ngayon, kasi matagal na yun sa amin noon, 2019 pa yun. Ay, 2018 pa, nung minedical kami noon. Natatandaan ko noon, sa mental, sa dental, tapos yung ano mo, yung totoo yun, yung sinasabi nilang paghuhubuing kanila, totoo yun mga tol, kasi naranasan din namin yun eh. Kasi sa mga lalaki, hindi ko lang alam sa mga babae, sa aming mga lalaki kasi pinaano ako, pinagubo ako, tapos tinignan yung ilalim ng ano ko, ng itlog ko. O, yun sa mga ano, pasintabi po sa mga ano dyan, sa ibang hindi makaka ano dito, hindi makaka-relate dito. Sa amin kasi mga lalaki, tignan yung inangat namin, ari namin, tinignan ko yung ilalim ng itlog namin. Totoo yun mga tol, na-experience yun pag nagpa-medical kayo. Tapos ECG kayo, ECG. Yung merong mga ilalagay sa inyong mga, hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay sa amin dito, sa ganito, sa hanggang sa binti, hanggang sa patas, sa mga dito. May nilagay sa amin yun, basta ECG daw tawag dun eh. Tapos sa ano mo, yung blood pressure mo. Titingnan din nila kung high blood ka o hindi ka high blood. Tapos x-ray. Siyempre, pag ganun ka sa x-ray, paghuhuba rin ka niyan, tututok yung katawan mo sa x-ray na ganun. Yan mga tol, yung mga basic pa lang yan na sa preliminary medical mga tol. Atin, halimbawa, naselect ka na, di ba? Na medical ka na. Tapos, halimbawa, naselect ka na, nag-aral ka na ng Nihongo. After nun, habang nag-aral kayo ni Hongo, siguro mga bago kayo umalis, meron kayong tinatawag din na final medical mga tol. Tapos sa final medical naman mga tol na tinatawag, dito na rin papasok yung mga ano, yung halimbawa, kumpleto na halos dito mga tol. Kukuhanin na rin, ilalab na rin yung dumi mo, yung ihi mo, tapos yung ano, yung mental ulit, kasama uli yan mga tol, yung dental mo. Kasi mental importante yan mga tol, meron pa yan nangyari sa amin nun, pila-pila kami, pinag-drawing pa kami ng ano. Pinag-drawing kami kung talagang okay ba yung ano namin. Parang sinay ko kami, ganun. Parang, noong una kasing medical namin, kamay. Binakat namin kami na ganun sa medical center na ginawa namin. Tapos yung pangalawa, magdo-drawing kayo ng babae at lalaki. Sa amin yun, nasa agency namin, experience ko. Hindi ko alam kung ganito rin sa ibang agency. Ngayon, i-describe mo kung sino yung lalaki nun. Parang sasaykohin kayo ng ano doon, ng parang pinaka ano doon. Yung sa nangangasiwa ron. Tatanungin nila kung sino yung lalaki, kung tama ba yung mga maisasagot mo, ganun. Kung sino yung lalaki, kung sino yung babae na nakadrawing doon. Parang sinasay ko nga kung talagang yung mental mo ba, fit talaga pag tinanong-tanong ka. Dapat kung tagasang ka, mga ganun. Kung ilang taong ka na, inuhuli-huli ko lang kung tama ba yung isasagot mo, kung normal ba yung mental mo, mga tol.
So ganun mga tol, sa medical ha, based on my experience lang mga tol. At yung iba hindi ko alam kung ganun talaga. Pero halimbawa kung high blood ka naman, ibi-BP kayo dyan mga tol. Ngayon kung high blood ka, meron yata siyang ibibigay, papainom, tapos hanggang sa ano, magbababa yung blood pressure mo. So ngayon kung alam nyo naman na healthy kayo at alam nyo fit kayo sa trabaho, wala namang problema sa inyo mga tol. Pero kung halimbawa alam nyo naman mabisyo kayo, eh medyo iwas-iwasan nyo muna mga tol habang ano, habang hindi pa kayo napapainal medical. Napaka-importante kasi niyan mga tol, kahit na halimbawang nakapag-aral ka na, gaya nga sinabi ko sa dati kong vlog na kahit selected ka na, nakapag-aral ka na lang ni Hongo, na lilipad ka na lang, may visa ka na, pero kung babagsak ka sa medical mo, useless mga tol, useless, nonsense lahat ng mga pinaghirapan mo mga tol, babagsak ka sa medical mo tol. Kaya importante mga tol, ingatan sana natin talaga yung katawan natin mga tol, kasi ito yung talagang magiging puhunan natin pagdating natin sa ibang bansa. Kaya ang habang maaga, iwas-iwas muna tayo sa mga nakaugalian nating mga bisyo, kagaya ng pag-iinom, mga ganyan. Pagsisigarilyo, yan, iwasan nyo yan mga tol. Iano muna yan, sacrifice nyo muna, iwasan yan para nang sagot, para sa inyo rin yan mga tol, yung sinasabi ko yan. Siyempre mga tol, ang mga findings lang naman ng mga doktor dyan, kung may makikitang problema sa internal body nyo, siyempre, di ba, kahit saan naman, di ba, may problema kayo. Kasi, pag kinabitan kayo, kung ECG ba tawag doon, o yung processing, ano na yun, hindi ko alam, basta kinabitan kayo, pag in-ECG na kayo, doon pa lang nila malalaman mga tol, yung heartbeat nyo, yung sa atay nyo, basta lahat ng internal body nyo mga tol, doon pa lang nila malalaman yung findings. Re-review nila yan kasi mga tol, mayroon parang may papel silang binabasa, ganun dyan. Habang na dyan, may heartbeat makikita dyan. Yun mga tol, pag nabasa silang problema, malalaman nyo naman kaagad yun eh. Pero kung clear ka, okay naman yun, wala ka na matatanggap na notification doon mga tol. Pero kung halimbawa may nabasa sila, may nakita silang ganun, hindi ka clear, hindi ka fit, sasabihin naman yun sa agency mga tol, o kaya sasabihin ka agad sa yun para gawan mo na lang para magamot mo agad yun. Sa mga high blood mga tol, yung may papainom na agad sa inyo yan mga tol, para hindi na kayo maging high blood pag halimbawa isinalang dito doon. X-ray nyo, titignan lang naman yung x-ray nyo, ganun. Tapos yung dumi nyo, pag-aaralan, ilalab din naman yan, dumi, sa kayong ihi nyo, ganun. Tapos, ano pa ba? Isa pa mga tol, yung vaccine. Pagka bago kayo lumipad mga tol, meron kayong ano dyan, vaccine. Patas kasabay na ng final medical mga tol, yung vaccine. Sa chickenpox, ituturok sa inyo yan. Para halimbawa, kasi sa Japan mga tol, sobrang lamig dyan. Anti-pneumonia ituturok sa inyo dyan mga tol. Sobrang lamig kasi sa Japan, para maging protection din ng katawan nyo yan mga tol. Yung anti-pneumonia sa kay chickenpox na ituturok din sa inyo mga tol. Medyo masakit lang siguro yung, hindi ko alam kung chickenpox o yung anti-pneumonia masakit doon. Basta, yun mga tol. Tapos yung dental, magpapadental kayo dyan. Kasama sa clearance kasi yan, dental. Halimbawa, yung may sira yung ngipin nyo, ipapapasta yan mga tol. Pwede naman kayong gano, kasi sa amin kasi yung repair na dental center sa amin, yun doon kami nagpaano. Doon kami nagpa-dental talaga, doon kami nagpalinis ng ngipin, doon kami nagpapasta. Tapos pwede rin yata yung doon na lang kayo sa mga doktor nyo magpaano, tapos papirmahan nyo na lang, kuha nyo na rin yung resibo na nagpa-dental na kayo, tapos papasa nyo yata, pasa nyo sa agency resibo, saka papirmahan nyo na rin yung clearance na sinatawag nila ron. Pwede naman yata yung, kasi may mga kasamahan din akong gano'n na gumawa. Pero ako nun mga tol, doon ako talaga sa Tahonera noon. Doon talaga ako sa dental na ni-repair sa akin ng agency namin mga tol. Pero pwede naman din yata. May mga kasamahan din ako nasa dentist. Doon sila nagpaano sa dentist nila mga tol. Doon sila nagpa-dental. Doon sila nagpalinis. Tapos yung ano talaga, yung sa final medical, doon lang talaga sa i-repair ng agency kayo magpapa-final medical mga tol. So yun lang, kagaya yung sinabi ko nina, yun nga yung ECG sa mental. Tapos, basta, lahat yun, malalaman nyo yung mga tol. Sa may ihi nyo, dumi nyo. About naman ito sa sinasabi ng isang nag-comment nga na yun, natawa ko talagang ano. Kaya ginawang ko kagad ng video yung tanong niya na yan. Tanong niya na yan sa akin, yung about sa pagpamamedical. Kung magkano magagastos sa amin yun, mga tol. Ang nagastos ko noon sa final medical, ang pagkakalam ko noon, 2-3. Bago kami umalis, bago kami lumapad, papuntang Japan. Alam kong binayaran ko noon, 2-3 sa final medical ko. Wala pa ron mga tol yung ano, yung mga vaccine ko, yung dental, wala pa yung mga tol. Kasi may tinatawag dyan, may clearance pang pinagawa yan. Halimbawa, pipirmahan yan mga tol na clearance. Halimbawa, kumpleto na yung dental mo, yung medical mo, tapos yung mga sa, kung ano-ano yan mga tol, di ko na maalala kung ano yung mga yun. Basta ako, may pinumpleto pa kami yung clearance dyan. Halimbawa, kumpleto na yung ano, doon, pwede na kayong makalipad mga tol. Hindi lang namin alam sa ibang agency ha, pero sa agency namin may mga ganun mga tol. Halimbawa, sa kung high blood ka naman, kung high blood ka, pwede naman ipapainom naman sa'yo doon mga tol bago ka isa lang sa BP. May, halimbawa, nakita sa BP mo mataas,
Ako kasi noon, ang blood pressure ko lang noon eh, 110 over 90, kaya sa akin normal lang yun. Pero may isa akong kasamahan doon, mga tol. Totoo, may isa akong kasamahan doon na medyo nagtagal siya, mga tol. Bumalik pa siya nung hapon dahil pinababa niya pa yung blood pressure niya. At yun, mga tol, yung isang kasama na yun, mga tol, medyo nag-ano pa siya, na parang naabala, naantala siya kasi nga high blood siya noon. Pero meron magagawa naman ng paraan yan, mga tol, yung high blood, dahil maipapainom sa inyo bago kayo, ano, bago kayo isalang ulit sa BP. Pero sa akin, pit kasi ako nun talaga nun eh. At talagang yung mga bisyo ko, iniwas-iwasan ko rin naman kahit paano nun, mga tol. Hindi ako gano'ng nagiinom. Okay lang yan. Pagkakalibawa, umiinom kayo, after ng final medical nyo, mag-inom kayo, mag-walwal kayo, okay lang yan. At least, tapos na yun, di ba? Na ano, na-exam na yung katawan nyo, gano'n. Kaya wala nang problema yun. Kung talagang di nyo mapipigilang uminom ng alak, di nyo mapipigilang magsigarilyo, basta, bago kayo pag-final medical, o kung abroad kayo, medyo iwas-iwasan nyo muna yung mga gano'ng bisyo, mga tol. Totoo yung sinasabi ko, para sa inyo rin yan. Ngayon, after ng medical nyo, kung clear kayo, walang problema. Gawin nyo, mag-ano ulit kayo. Minum kayo, kung talagang hindi nyo mapipigilan for the sake of your eternity. Minum kayo, sige. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Pero sa akin, payo lang yun, mga tol. Medyo, ano muna natin yan, medyo isakripisyon muna natin yung katawan natin, yung vision natin na yan para sa kinabukasan nyo o sa pamilya nyo, kung may asawa man kayo. O sa magulang nyo, sa mga anak nyo, basta, sacrifice yun, mga tol, para sa inyo rin yung sinasabi ko. So yun, mga tol, at yun lang siguro ang ma-share ko about sa ano, sa tinatanong ni Kuya, parang nakalimutan ko eh. Hanggang sa ano, susunod ulit natin vlog. Nagawan ko lang talaga agad ng video to kasi na, para akong na ano eh, na nagkaroon talaga idea sa kanya. Ngayon talaga na, parang naubusan ako ng maiisip na content eh. Buti na lang may nag-comment, kaya shoutout sa iyo, Kuya. Shoutout sa iyo, salamat sa iyo at meron akong naging content sa araw na ito. So kung nagustuhan niyo naman, mga tol, itong video na to, mag-comment kayo, magtanong kayo, gagawin natin ng video yan, mga tol. Siyempre, pinaka-importante yan, mag-subscribe kayo. Pinaka-importante. Libre naman yan, mga tol, walang bayad yan. So subscribe ka lang. At sa mga nagpapa-shoutout dyan, ito, kung sino may mga nagpapa-shoutout, shoutout sa inyo, ito. Shoutout unang-una, mga tol, kay, ano, kay Zordic Lagman from ano, Cabiao Nueva Ecija. Shoutout din kay ano, kay Aroneru from Toyohashi, Japan. Shoutout sa iyo, tol. Kilala kita. Kasama kita sa trabaho. Lintik ka. Ikaw pala 'yan. Shoutout din kay ano, kay Brian Tumibay. Shoutout din siyempre kay Miguel Giginto. Siyempre, siya yung dahilan kung bakit nagawa ko tong video na to dahil sa iyo. Shoutout sa iyo, tol. Maraming salamat sa iyo. At sa susunod na ano, sana magkita tayo. Siyempre, shoutout din sa mga player ng basketball dito sa San Isidro. Shoutout din sa mga player ng basketball dito sa barangay namin kay ano, kay Mark Joseph Ayes. Shoutout sa iyo, tol. Maraming salamat sa iyo. At shoutout din kay ano, kay Mark Corbett Duatin from dito rin sa San Isidro. Shoutout din sa iyo, tol. Yun lang, mga tol. At maraming salamat sa lahat mga nagpapa-shoutout sa inyo. Thank you lahat sa inyo. At maraming salamat din sa mga nakasubscribe. Subscribe lang kayo, supportahan yung channel natin, mga tol. Yun lang, mga tol. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. Gumawa laging mabuti ka sa kapwa. At Baji TV. Peace out.